Hi, this is Martin Lapos, PWD, Person with Disability. Welcome to my channel, PWD Daily. Mga ka-vibes, good morning. Ngayong umaga mga ka-vibes, no, mayroon tayong gagawing reaction video. Kasi nakita ko mga ka-vibes, no, itong pinsan ni Japper Sniper na si Jermel Perez at saka si Kabungot, yung kapatid niya, no, si Michael Agravante. Nag-surfing sila mga ka-vibes, no, doon sa kanila sa Bukana, Batangas, no. Sa malalaking alon, siyempre, pag mag-surfing ka, doon ka talaga, no, gagawa, no, sa malalaking alon. Eh, ang kaso, hindi sila marunong mag-surfing. Kaya ang nangyari mga ka-vibes, no, buhis buhay ang nangyari sa kanila. Muntik na silang malunod, no? Kaya nagpasaklolo sila mga ka-vibes. Okay? So, sa akin din mga ka-vibes, meron din akong, sa sarili ko, meron din akong reaction video patungkol sa ginawa ko din, ha? Na buhis buhay. Na hindi ko sukat akalain na nagawa ko mga ka-vibes, no? Mantakin nyo, for 20 years plus, hindi ako naligo ng dagat. Tapos nung Martes, anong Miyerkules mga ka-vibes, no? Nagtampisaw ako doon sa dagat, akala ko mababaw. Eh, nung makausap ko yung may-ari ng payaw, nako, 250 di pa daw ang lalim nun. So, kinabahan ako talaga mga ka-vibes, no? Kaya sabi ko sa sarili ko, ba't ko ginawa yon? But it was done, no? Nangyari na. So, sabi ko, kasi na-challenge ako sa sarili ko eh. Ha? Na pwede pa kaya ako maligo, no? Pwede pa kaya ako maglalangoy-langoy na hindi ako makalakad. Tapos, buti sana ako inborn yung paralitiko. But hindi, no? Sa sakit. Hanggang ngayon, nariyan yung sakit ko. In fact, dialysis tayo 3 times a week. So, ang katawan natin, wala talagang resistensya, no? But, aywan ko kung bakit ko nagawa yun. Nung tumampisaw ako mga ka-vibes, yun, pag naglagutukan yung mga joints ko, no? Tsaka pagkatapos nun, lumuwag yung katawan ko, no? Mga maaliwalas yung katawan ko. So, buhis buhay din yun mga ka-vibes, no? So, itong ginawa nitong dalawa, si Jermel Perez, no? Yung, first cousin ni Jabber Sniper, at saka yung kapatid niya, si Kabungot, no? Michael, buhis buhay din. Ito, panoorin natin mga ka-vibes yung video, no, nila mga ka-vibes. Sandali, ha? A few moments later. So ayan mga ka-vibes, no, malalaki ang alon. Ayan si Kabungot, kapatid ni Japper Sniper. Ewan ko kung anong naisipan nila na mag-surfing daw sila, no. Kasama niya si Jermel Perez, yung pinsan ni Japper. Pinsan din niya, no. Okay lang sana yon kung mga professional na sila. Ang kaso, ngayon pa lang nila masubukan kasi taga-probinsya to eh. Ha? So, ngayon pa lang nila masubukan mag-surfing. Kaya, ang nangyari mga ka-vibes, yan ha, sundan natin. Kasi, mayroong trahedya na nangyari sa kanila. Mga ka-vibes, buntik na silang malunod, nagpa-rescue na nga lang daw sila eh. Ha? So, sundan natin. Okay, pass forward natin mga ka-vibes, no, para madali. Sandali lang po, ha. Ayan. Sana sila. Wala pa. Ayan, oh, malalaking alon. Masarap mag-surfing dyan kapag ka marunong ka mga ka-vibes, no? Forward pa natin mga ka-vibes. Sintagal. Ayan. Oh. Yan, bumalik na. Yan lang.
Ay, Patrick. Oh. Ayun, yung nangyari sa kanila mga ka-vibes, ayun. Ayun. Ayan, ayun sila. Oh. Ayun. Ayun, ayun. Ayun, kinakain sila ng alon mga ka-vibes, no? Ah. Ang lakas din ng loob ng mga kung ano, no? Kung sa amin sa Bisaya, tiat-tiat lang agi. Ha? Hindi marurunong, hindi pa nila maranasan. Okay, hintayin natin. Kasi lumipad yan eh, yung surf nila. Nahulog sila dyan, buti yung may tali sa paa ni Kwan, ni Kabungot, yung surfing nila. Sana ba? Ayan, umalik na sila mga ka-vibes. Yan lang. Ayan. O, ano ngayon? Ay, Patrick. Ano? Sisi na kayo? Oh. Ah! Ayan. Sising-sisi sila mga ka-vibes. O. Delikado yung ginawa namin, guys. O, delikado talaga. Higo pa yung kayo mapunta sa laon. See? Layo na namin, nagingin na nga kami ng... Nagingin na ako ng saklolo, napunta na. Layo na nang abot namin. Grabe pala. Ayan tuloy. Hindi namin alam na ang layo na pala namin. Tapos pag natumba kami na tsaba kayo, hindi na namin maabot. Nangalim na pala. Lalim na pala, no? Ayan, listen, grabe. Learn yan sa inyo, ha? Huwag niyong subukan, huwag niyong... Huwag yung, ano, i-challenge yung dagat, no? Uy, malalim na yun eh, higop tayo! Oh, habang nahulog sila mga ka-vibes, no, lumalangoy sila eh, yung panila, pumapalaot yung kanilang surf. Ayun, kaya nagpasaklolo na sila. Grabe, hihingin ako ng saklolo. Ligtas kami. Grabe. First time kong mag-ganong surf eh. Ano? Ulit pa ba kayo? Ang sakit na ng dibdib ko. Kinakabahan ako doon kasi naalala ko yung mga nasa barko kami. Yung mga alon, grabe. Pero hindi ko akalain ganun para kahirap ang mag-surfing. Isipin mo, hinigop kami. Paano kasi? Bababa ang tubig, pa low tide. May kinakawayan kami kayo kasi hindi na nila marilig sobrang layo. Saka hindi na kami nakikita doon sa laon kasi ano, grabing malaki ang laki ng alon. Grabe, first time ko talaga, mga kabugoy. Ang hirap. Parang naman surfing na kami dito sa tabi. Parang naging wish buhay pa ang nangyari. Grabe, kung nakita sana lahat ng video kasi naka-stanapper kami ng tripod dito. Pinokus, pinalo namin. Hindi na siguro makita. Pero kaso, hindi nakita. Doon na kami sa malayo. Ayan, o diba? Sising-sisi kayo, no? Kaya huwag niyong i-challenge yung kakayahan ng dagat, ha? Yung ginawa niyo, hindi mabuti yun. Kasi hindi niyo pa naranasan mag-surfing. Challenge niyo yung dagat. Sana nag-practice man lang kayo, no? Kaya huwag niyo nang ulitin yun, ha? Pero mga ka-vibes, no, ganun talaga ang buhay, no? For the sake of vlogging, mga ka-vibes, no, ginawa nila yun. Ha? Kaya nga nung ako no nung sinubukan kong i-challenge sarili ko for the sake of vlogging din mga ka-vibes. No? May ginawa din ako na buwis buhay din. Mantakin nyo. Nagtampisaw ako sa dagat 250 di pa. Walang life jacket. Ha? Masakitin ako mga ka-vibes. In fact, dialysis tayo 3 beses sa linggo. No? Pero ginawa ko pa din for the sake of vlogging mga ka-vibes. Ipakita ko sa inyo kung anong ginawa ko sa dagat, no? Ito mga ka-vibes. Sandali lang.
No. Yeah! Ano puya? Sisi sa kibo. Bungka terba kaya kagi. Sigula na lang kwan ha? Sigula na lang kwan. Oh, dai. So yun, nakita nyo, no? Sandali lang ang pagtampisaw ko mga kabibes kasi di ko naman sukat akalain na 250 di pa pala yun eh. Akala ko 15 di pa lang, akala ko 20 di pa lang. Kahit na nga, kahit pa isang di pa lang, delikado pa rin sa akin. Kasi masakit yung mga kasuan ko mga kabibes eh. Kasi dito sa bahay, palagi lang ako nakahiga, tulog, higa, kain, tulog, ganun lang. So wala na exercise, no? Masakit yung mga kasuan ko. In fact, yung itong tuhod ko, no? Hindi may straight to, eh. Hindi may straight to, mga kabibes. Palaging nakaganon ba? Nakaganon yung tuhod ko. So, pero sa ginawa ko, mga kabibes, ano? Nagpasalamat din ako kasi lumuwag yung katawan ko. Naglalagutukan yung mga joints ko, mga kabibes, pagkatapos. Kasi hindi ka naman maglagutukan ni... nung... inihagis nila ko sa tubig mga kabibes. Ay, grabe ang kwan ko, no? Grabe ang kwan ko na makalangoy kasi malulunod ako eh. Ha? Pag hindi ako lumangoy, malulunod ako. Kaya kumapit ako kaagad sa yung tarik, no? Kumpiyansa din ako kasi nasa gilid lang ako ng bangka. Pero kahit na, no? Napagod ako mga kabibes. Sa sinabi ko nga, naglagutukan yung mga joints ko, no? Kaya for... maybe 20 years, hindi ako nakapaligo ng dagat. Doon pa, no? Ang lalim mga kabibes. So, sa ginawa ko, buhay din yun for the sake of vlogging mga kabibes, no? Kaya para sa inyo, ha? Para sa inyo dyan, na okay lang yung mga normal. Pero sa tulad kong masakitin mga kabibes, ha? Dialysis tayo tatlong bisis isang linggo. Please lang huwag nyong gagawin ang mga pinaggagawa ko mga kabibes, ha? Kasi ako mga kabibes, napakalakas lang ng fighting spirit ko. No? Napakalakas talaga ng fighting spirit ko. Wala akong kinatatakutan. Nagda-drive ako ng sarili kong kutsi. Ha? Nakipaghabulan ako sa kalye, sa highway. No? Tumatakbo ako minsan 140 kilometers per hour sa yung kutsi ko. Yung asawa ko nagagalit na. Kasi ayaw akong mayroong umo-overtake sa akin. So ganun ako, no? Kahambog. No? Kaya sa dagat, sinubukan ko rin. Yeah, another challenge of my life. So yun, no? Buhay din mga kabibes. So nung nakita ko tong video ni na Michael Agravante, kapatid ni Jaffer Sniper, at saka ni Jeremiel Perez, yung first cousin ni Jaffer Sniper, sabi ko, ba't nila ginawa yun? Napakadelikado ng dagat, lalo na malalaking alon. Yes, of course, nasa gilid lang sila, but ang lalaki ng alon, no? Sabi ko sa loob ko, for the sake of vlogging. Kaya napag-isipan ko tuloy, ako meron rin akong ginawa. Ha? Grabe din, napaka, mas lalong delikado yung ginawa ko. Ala akong sinuot na life jacket, no? Nakita nyo naman sa kwan ko. No? Nung inihagis nila ako sa tubig, ayun, so ako kumailalim. Kaya, grabe ang kwan ko noon na kwan ako, manlumutang ako. No? Kasi diritso ang kwan ko eh, kung pinabayaan ko sarili ko, diritso ako pa ilalim ng dagat, no? Kasi napakalalim ang lakas ng kwan yan, no? Ang lakas ng higop ng kwan yan, ng current yan, no? So, kaya ginawa ko, kumapit ako. Sandali lang yun, mga ilang segundo lang. Kasi sabi ko, tama na yun. No? Sana kung kasi natatanggal yung pantalon ko eh, no? Kung hindi lang sana, okay pa yun. Matagal-tagal pa doon ng kunti. Pero yun, basta nagawa ko. Buhay din yun mga kabibes, no? So, sa mga kwan, ha? Sa mga katulad ko, huwag niyong gagawin yun. At kahit sa mga hindi katulad ko, huwag niyong gagawin yun. But sa akin, nagawa ko lang yun for the sake of vlogging mga kabibes. Okay? And also for the sake of curiosity. Kung pwede pa ba ang isang masakiting tao na makatapisaw sa 250 di pa na lalim ng dagat mga kabibes. So, pwede pa, no? Pwede pa. Sa susunod siguro,
Gagamit na ako ng life jacket. Ah, abangan nyo ha. Mag-snorkeling tayo. Ah, susunod na challenge ng buhay ko. Mag-snorkeling tayo mga ka-vibes, no? Sisisid tayo. Kukuha tayo ng mga views sa lalim. Ha? Yan. Napakalaking challenge yan sa akin mga ka-vibes. Ha? Sisisid tayo sa dagat, but hindi doon sa mga malalim. Mga lalim. Abangan nyo yan ha. Isang paralyzed person, dialysis person, ha? Masakitin na na tao. Sisisid tayo, gagawa tayo ng challenge. Kukuha tayo ng mga view doon sa ilalim ng dagat mga ka-vibes. Abangan nyo yan. So, sa baguhan sa YouTube natin, paki-like, subscribe, at paki-share nyo, at paki-subscribe, at paki-pindot yung bell, no? At saka hanapin nyo yung all, paki-pindot ng all, para every now and then, updated kayo sa mga gagawin pa nating mga vlogs, no? Mga videos, mga challenges na gagawin natin. Gagawin natin for the sake of vloggings, mga ka-vibes. Ha? So, gagawin natin yan mga ka-vibes. So, salamat, salamat, salamat. Hanggang dito na lang tayo. Okay, hanggang sa susunod na vlog natin. Salamat sa pagsunod. Salamat sa mga subscribers. Salamat sa mga likers at sa mga viewers. Salamat. Salamat. I love you all. Dito na lang tayo mga ka-vibes. Salamat. Oh my God! Wow!